kaibigan, siya po ay tiga Australia. Sabi niya, dahil yung ginawa ng Panginoon sa atin ay magpakailanman na yon, ay dapat araw-araw natin siyang i-celebrate. With that, I would agree. I'd like to agree, ladies and gentlemen, sapagkat hindi na po ang ating Panginoon ay patay. Kagaya nung sineselebrate ng iba na inililibing pa yung kanilang mga imahen. Hindi na po, ang ating Panginoon ay nananatili na ho sa ating mga buhay. Amen po? Kaya ngayong umagang ito ay hindi dapat malungkot ang ating buhay. Pumalakpak muna ng malakas. And before that, siguro mas maganda dito ako. Wala yung aking tagalipat. Alam ko po yung iba ay nasa beach pa. Alright. Nasa beach pa yung iba. Sino ho ang galing sa beach sa inyo? Wow, ang saya naman yan. Oo. But before that, bago ko po magkapagbahagi sa inyo, maikli lamang po ito. Then after this, we will have our family, hindi ho communion, still part of the communion. We will have our breakfast together as a family. And then after nito, may pagpatuloy ninyo yung inyong family time. Kaya po ang ating church ay hindi nag-schedule ng mga activity pagdating mo sa tinatawag nating Semana Santa, sapagkat ayaw ko pong ma-break yung kultura na family time. Pupunta lahat ang mga tao sa kung saan-saan na nagkakaisa. And so, ayoko hong kontrahin yon at ayokong ma-break yon. And so, we thank the Lord dahil meron ho tayong mga family na gusto nilang i-celebrate yung Semana Santa dito ho sa Luzon. Sila po ay galing pa sa Visayas. Ano Visayas ba yun? Hindi ba Visayas yung Bohol? Ladies and gentlemen, let's welcome Torrejos family. Hinihiling ko nga sila ay tumayo. Lahat ng Torrejos family. Alfie, kasama ka dyan. Ayan. Oy, tignan nga ho ninyo sila. Lapitan ninyo mamaya. Huwag lang magtagal magtagalog, ha? Thank you for coming. Thank you. God bless you. Alright. Okay, isang palakpak pa sa Panginoon. Gagawin ho natin ay, it is very short. Babasahin ko lang ho itong very short story. Kung napakinggan nyo na po ang mga program natin sa 1143 DZMR, ito ay version noong kahapon, Saturday morning. Ito'y ginawang ko siya ng script. Yung program, a very short story about our Lord Jesus Christ. A summary. Para lang po maunawaan ng aking listener sa wikang Ilocano, maintindihan nila ano nga ba talaga yung summary ng kwento ng buhay ng Panginoon. Kaya't ngayong umaga, ayan pa rin ho ang nais kong maibahagi sa inyo. A very short story of our Lord Jesus Christ. Si Jesus na taga Nazareth na ipanganak sa isang napaka-simpleng family. At mula sa Sabsaban, doon po sa Bethlehem, sakop po ito ng region ng Galilee. Si Mary at saka si Joseph na kanyang magulang niya dito sa lupa, ay naglakbay sila patungong Roma para ho magrehistro. Ito po ay isang batas ng Roman government para sa lahat ng mga ipapanganak o ipinanganak na mga bata. At the same time, nagkakandak ho sila ng census during that time. Si Jesus po ay natuto sa kanyang tatay. Ang kanyang tatay po ay isang karpintero. He had learned carpentry works.
At ang Biblia, wika niya na si Jesus ay puno ng wisdom, puno ng understanding. Pero minsan, hindi ho siya nakasunod. May isang pangyayari na ang ating Panginoon hindi talaga siya nakasunod sa mga alituntunin. Eh minsan meron din siyang hindi naman disobedient. Kaya lang dahil sa kanyang pagka-Diyos, as we all know, ang ating Panginoon is 100% man and He is 100% God. Kaya lang kumikilos at nangingibabaw ang kanyang pagka-Diyos. Minsan ho, hindi talaga siya nakasunod sa kanyang magulang. At isang pangyayari ho sa Bible, noong ang kanyang pamilya ay naglakbay patungong Jerusalem sa isang long weekend. Ang long weekend na ito ay celebration ng Passover Festival. Kagaya nung ginagawa natin ngayong Semana Santa or Holy Week na ito, ganun din ho sa kanila. O sila ho ang pinanggalingan nito, Passover Festival. Pagkatapos ng festival, ano po, a very long festival. After ng festival, sila po ay maglalakbay pabalik sa kanilang mga bahay o sa pabalik sa kanilang bayan. At ang paglalakbay nila ay 3 araw. At si Jesus po ay nagpaiwan sa templo na hindi alam ng kanyang mga magulang dahil sa dami ho ng tao, hindi napansin ni Mary at saka ni Joseph dahil siyempre ang alam nila from their default na sa kanilang isipan na ang kanilang anak ay Diyos. Alam nila yun eh. Kaya lang, pinalaki nila ang kanilang anak na siya'y normal na bata na ang alam nila may kasama o may kaibigan siyang makakalaro. Kaya nga lang po, nagpaimon siya sa templo at hindi na malaya ng kanyang magulang. 12 years old siya noon at nagpaiwan sa templo at doon ho sa templo sa Jerusalem kausap niya ay mga pare at mga teachers of the law at ang pinag-uusapan nila ay mga religious matters. Nagalit ang kanyang magulang. Luke chapter 2 verse 49. Pero sabi ng Panginoon, bakit ninyo ako hinahanap? Bakit? Hindi nyo ba alam na ako dapat ay narito sa tahanan ng aking ama? Hindi niya binabanggit dito si Joseph na kanyang ama dito sa lupa. Subalit, he was referring to his God who sent him here on planet Earth. Sila'y bumalik sa kanilang bayan at si Jesus ay nabuhay ng mapayapa. Very peaceful. He lived his life to the fullest bilang tao, bilang Diyos. Ulitin ko, bilang tao at bilang Diyos. Kumain, nakipaglaro, inutusan, nag-igib, nagluto, naghugas ng plato. Pero hindi siya nagkasakit. That's a good part of the story. We don't have that story na siya ay nilagnat. Maring during the time sa bahay nila ang mga kapatid niya at magulang eh walang lagnat, walang cancer. Dahil ang Diyos ay nananahan sa loob ng tahanan ng kanyang magulang. The God and the Son of God. Nung siya na po ay edad 31 anyos, at sa mga panahon na yan, when he was 31 years old, siya po ay naglakbay patungong Judea. At dito, hinanap niya si John the Baptist. At dito nga po, natagpuan niya si John the Baptist
isang respetadong lingkod ng Diyos na nangaral. Ikwinento ni John the Baptist ang pagdating ng Mesiyas. Nung natagpuan niya si John the Baptist, sabi ni Jesus, "John, kailangan mo akong bautismuhan." Ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi naman ni John, "Dapat ako ang bautismuhan mo. Hindi ako nararapat." Kaya lang, sumunod si John kay Jesus at sabi, "Sige, babautismuhan na kita ngayon." Pagkatapos po ng bautismo, nag-prayer and fasting ang ating Panginoon for 40 days doon sa disyerto. At pagkatapos ng kanyang fasting, dito na nag-umpisa ang kanyang ministry. Dito na nag-umpisa na nangaral at nangaral ang ating Panginoon. At sa gawa ng aklat, sa aklat ng mga gawa, in the book of Acts, merong description si Apostle Pablo o si Apostle Pedro. Nagbigay siya ng napakasimpleng description tungkol sa ating Panginoon Jesus. And Apostle Peter says, "He went about doing good." Saan man siya magpunta, napakaganda, mabuti ang kanyang mga ginawa. The Bible talks about what he did for 3 years. 3 taon lamang siyang nagministeryo dito sa lupa. Naglakbay siya sa iba't ibang dako, nangaral tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang ipinangaral, mga kapatid at mga kaibigan, ay pag-ibig lamang ng Diyos Ama. Kakaiba ang pagturo ng ating Panginoong Jesus kumpara sa mga teachers of the law. Siya ay nagturo at wika niya, merong mas mataas na batas. May mas mataas na law kaysa sa earthly law. May mas mataas pa sa Judaic law. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ito ay the moral law. Ito ay mas mahalaga sa lahat ng batas, wika ng ating Panginoon. Naituro ng ating Panginoon ang bagong commandments o bagong utos o bagong bilin na mas mahalaga sa anumang batas dito sa lupa. Ito ang pinakasentro ng batas na binanggit ng ating Panginoon at hanggang ngayon, ito pa rin ho ang batas na itinuturo at ang mga churches at bilang lingkod ng Diyos, ito ang aking itinuturo na pinakamahalaga sa lahat ng klase ng batas. Ang pinakasentro nito, mga kaibigan at mga kapatid, mahalin ng Diyos ng inyong buong puso, buong kaluluwa, at lahat ng inyong lakas, at mahalin ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Sabi ng Panginoong Jesus, "Ito ang aking utos, mahalin ninyo ang isa't isa, magmahalan kayo sa isa't isa, sapagkat minahal ko kayo." Kanya ng pagmamahal ko sa inyo, kung ano yung pagmamahal ko sa inyo, ay ganun din ang gawin ninyo sa inyong kapwa. Nagkaroon ho ng problema ang mga Jewish authorities. Kinabahan sila, nag-alala. Ang inakala nila, baka ho sila'y mawalan ng posisyon dahil sa bagong utos na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Nagkaroon sila ng alinlangan, nag-worry sila, sobrang worry, kapagkat yung batas na dati nilang niyakap nila ng napakahabang panahon at may bagong utos ngayon na kinakailangan nilang yakapin. Kaya ho, iba ang pananaw ng mga Jewish authorities
Hindi nila pinaniwalaan ang ating Panginoong Jesus na siya ang Mesias na naiprophesy. Sabi ng mga Jewish authorities, ito ay blasphemy. Nakakasira ito sa ating pananampalataya. Kaya pilit nilang pinatitigil ang ating Panginoong Jesus. Subalit, nagpatuloy pa rin siyang mangaral at hindi siya tumigil. Ang laman ng kanyang pinangangaral ay pag-ibig. Tumulong ang ating Panginoong Jesus sa maraming mahihirap. Pinakain, pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman, pinalayas ang demonyo sa kanilang mga buhay. Sabi niya, nawa matutunan ninyo ang magpatawad sa isa't isa. Nagturo siya sa iba't ibang klase, lahat ng parables. Itinuro ng ating Panginoon ang mga parables na naging easy to understand. Madali siyang unawain. Kahit ordinaryong mamamayan ay maunawaan niya ang ibig sabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga parables. At dahil dito, napakaraming tao ang sumunod sa ating Panginoon. Lumawak at lumawak ang kanyang impluensya. At ang mga leaders, Jewish leaders, sabi nila, matindi, tumitindi ang impluensya. Mukhang iba ang intensyon ng taong ito, ika ng mga Jewish leaders. Alam niyo po, sa unang taon ng kanyang ministeryo, ang Panginoon ay pumili siya ng 12 disciples o 12 apostles. Si Jesus, ito yung kagandahan sa ating Panginoon. Hindi niya hangad yung fame, hindi niya hangad yung katanyagan. Hindi po, ang ginawa lang po niya ay nagturo ng pag-ibig. Isang araw, nalaman ng mga Jewish leaders na pabalik ang Panginoon mula sa kanyang paglalakbay na nagtuturo ng ebanghelyo, nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos. Nalaman ito ng mga Jewish leaders na siya ay pabalik. Kaya yung mga Jewish leaders, kinausap si Judas upang mas madali nilang mahuli ang ating Panginoong Jesus o si Jesus. Nakipagkasundo nga si Judas, at sa oras na iyon na siya'y nakipagkasundo, ang sabi niya, kung hahalikan ko siya, yun na yun. Kaya po napadali ang pag-aresto sa ating Panginoon. He was arrested. One point. Yeah. Listen. Sabihin nyo nga, na-aresto. Hindi na siya ma-aresto. Kahit na makipag-usap pa kayo sa demonyo, hindi na siya ma-aresto. Pero may mga action tayong mga ginagawa na maaring parang Judas din, na natatalikuran natin yung dapat nating gawin para sa ating Panginoon. Kaya minsan, magandang ehemplo ho ang pangyayaring ito, sapagkat kahit saang dako ka pumunta, may Judas talaga. Judas not pay. Isipin nyo nga sa inyong mga buhay. Sino yung Judas na sa inyo? Meron akong Judas, kapitbahay ko,
nilapitan ko siya. Tapos 2 weeks ago, nagpupulak ako ng... Kasi yung puno na yon ako nagtanim. Ngayon, eh dahil siyempre hindi kami nakatira sa bahay namin, sa Rojas, eh si doktora nagagalit siya sa akin. Magulis ka nga. Hindi ako mahilig magulis. Mamulot pwede, pero magulis. Kasi hindi ko kaya yung pagwawalis na nakagalit. Hindi ko kaya yun. Kaya pinupulot ko siya. Ngayon, sabi ko, ayokong mamulot. Kinuha ko yung lagari at saka gulok. Pinagpupulak ko ngayon. Ako nagtanim. Nagagalit ngayon yung nangungupahan doon sa bahay ng aming ninang. Sabi ko, pasensya na po. Ako ho ang may-ari nito. Naitanim ko lang ng maling lokasyon. Dapat nandito yan sa amin. Ang sabi, hindi ka na makakaalis dyan! Uy, nagulat ako. Forever ka na dyan! Ganun siya. Matanda. At sabi ko, there is power in the blood of Jesus. Walang karapatan ng demonyo. Makakaalis ako ngayon din. In Jesus' name. Ayun, ang ginagawa mo dyan. Sino kausap mo? Gumanon siya. Ay, nagpray na ako kasi parang etong huli niyang sinabi nung maubos ko na yung mga sanga nung kahoy na nasa tabi lang namin ha, sa pagitan. Ang sabi niya, yung huling kahoy niyan, may mababagsak ang matanda dyan. Tumayo yung aking balahibo. Liligo ako, bubaba ako. Doktora, pakitanggal. Mrs., pakitanggal yung aking damit. Hindi ako makakuan. Ngayon, naligo ka agad ako. Yan yung ligong isang tabo lang. Tapos hugas na ganyan. Psh, bihis. Baka bihis ako. Nakita nila ka agad ako doon. Nagulat sila. Sabi ko doon sa matanda, sino yung matandang yun na mauhulugan? Sabi nung mga bata, joke lang po ni Lola yun. And silently, nagagalit ho yung aking loob-loob. Nagagalit ako. Wala kayong karapatan na magsabi sa amin o sa akin na hindi ako makakaalis. Kinausap ko ho yung mga pamilya. I've spoken to them. And then I speak life and I speak peace. Hindi man ako nakapagbahagi dahil gusto ko silang tagain. Ano kayo? Ganyan. Minsan, merong nagsabi sa inyo. Ang sabi sa inyo, wala ka ng pag-asa. Walang saysay buhay mo. Wala na ka ng kwenta. Walang hiya ka. Name it. Ano man yung binanggit sa inyo. Kung ngayon ay ikaw ay mananampalataya, ayon sa Biblia, pinatawad niya lahat yung kasalanan na yun. Pinawalang sala ka ng Panginoon. You are set free dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya ito po ang pinangangaral ng ating Panginoon. Naaresto nga ang ating Panginoon. He was arrested dahil kay Judas. Na minsan, yung mga Judas, may role sila sa ating mga buhay. At, pasalamatan ang Panginoon dahil may mga tao, minsan, na ang role talaga nila ay upang masubok ang iyong pasensya, masubok ang iyong character, masubok ang inyong intimacy, masubok ang iyong relationship sa Panginoon.
We thank God for those kind of people. Hindi sila basura. Meron silang role. Alam niyo po, lahat ng kaganapan sa ating buhay, wala hong aksidente. Wala pong parang nangyari lang yan. Wala hong ganun. Lahat ito ay may purpose. Minsan natapilok ka. May purpose yun. Na-aksidente ka. Merong purpose. Meron ko isang kaibigan na pastor. Nagkausap kami nung Tuesday. Yeah, Tuesday. Then I met him. Nag-meet kami sa Quirino. Kabarugis sa Capitol. At kinumusta ko siya dahil first time ko siyang makita after ng kanyang accident. Yung ang kanyang accident po ay binangga siya ng nakamotor na 31 years old, galing sa construction, may pamilya, may anak, may baby na 8 months, may tatlong anak pa na parang hagdanan, isa-isang taon ang pagitan. Galing siya sa construction work, pero siya ay sobrang lasing at nagmotor. Mabilis ang takbo. Itong aking kaibigan na pastor, nasa kanyang lane, dahil sa kalasingan, pumunta siya sa kabilang lane. Madalit salita, nabangga niya yung sasakyan, namatay, dead on spot. Tumawag siya sa amin, tumawag siya sa akin, Brad, nakapatay ako. Hindi nga. Anong nangyari? Binaril? Hindi. Binangga ako at siya ay namatay. So the course of the story, siya ay ilang oras na nakulong, for like 6 hours na nakulong, kasi nga po, walang nagki-claim doon sa body. Wala siyang ID, wala siyang license. Hindi alam kung anong pangalan. Pinicturan siya dahil doon sa barangay na yan, sa Renya Mercedes, pinicturan siya at ibinigay sa mga barangay, mabilisan. Ang mga pulis, magagaling na rin po ngayon. Nakilala nga ho siya after 6 hours. And so, nakalabas din yung aking kaibigan. Then ang tanong ko sa kanya, bakit? Bakit ikaw? Sabi niya, kaibigan, hindi ko nga rin alam kung bakit ako. Hindi ko nga alam kung siya ay backslider o totoong nakilala niya ang Panginoon. I don't know. Kaya lang isang bagay lang ang sabi niya, ang nakita ko rito, dahil alam naman ng Diyos na hindi ko kayang bayaran yung hinihingi nilang 250,000. Hindi ko kaya. Wala akong ganung kalaking pera. Ano nangyari? Paano ka nakabayad? Someone else paid everything. Ikaw na lang, doktora. Eh ako, pilosopo. Sabi ko, eh mano, kung tinulungan ka nung taong yun, hindi. Ang purpose nun, ikinulong ako ng mga pulis. I ministered to the police people. Kagaya ng nangyari sa ating Panginoon. He was arrested. Dinala ang ating Panginoon kay Caiaphas. Si Caiaphas ay isang high priest upang siya ay mahatulan.
Dahil walang malaking basehan ang mga tao na nagpa-aresto sa ating Panginoon. Walang ebidensya. Kaya ho, hindi kayang hatulan ni Caiaphas. Subalit ang kanilang accusation sa ating Panginoon, blasphemy, ay kanila. Ang kaso ng ating Panginoon. Pero hindi ho sapat ito upang hatulan ng isang tao kagaya ng ating Panginoon. Dito, dahil nasa Caiaphas na kay the high priest, nagkaroon ng license sa mga tao para pahirapan ang ating Panginoon. Dito na po nag-umpisang pinahirapan ang ating Panginoon. Now, ladies and gentlemen, dapat, habang ginagawa ko ito kaninang pagdating ko, dapat meron dyan yung picture na pinahihirapan. It's not needed. Parang ginagawa lang natin, pinahihirapan uli natin ang ating Panginoon by the images. But I just want you to imagine, na sa templo, na kay Caiaphas siya, nag-umpisa na pong pinahirapan ng Panginoon. Tinadyakan, dinuraan, name it. You have seen that on movie. As I've said, hindi sapat ang authority ni Caiaphas upang hatulan ng ating Panginoon. Kaya kinabukasan pa, the following day, dinala siya sa tanggapan ni Pontius Pilate o si Pilato. Si Pilato ay isang gobernador at meron siyang authority na humatol ng isang taong makasalan. Ang ginawa ni Pilato, nag-conduct siya ng kanyang investigation. Sa pamamagitan ng pagtatanong, wala siyang nakitang kasalanan mula sa ating Panginoong Jesus. Kaya kinausap ni Pilato ang maraming tao, subalit lalong lumakas ang kanilang hiyaw na ang sabi, ipako yan sa krus! Ipako sa krus! Lahat ng tao sabay-sabay sila parang mob. Ipako yan sa krus! Sabi ni Pilato, hugas kamay ho siya. Wala akong kasalanan. Inosente ako sa taong ito, sa marangal na taong ito. Tatagpuan mo yun sa Mateo 27. Pinagpatuloy ang pagpapahirap sa ating Panginoon. Tinadyakan, dinuraan. Nilagyan siya ng crown. Tinik. When I was watching The Passion of the Christ, yung corona ho na nilagay, hindi ho tama yung description doon sa yung pagpapakita ni Mel Gibson. Yung corona po na yon, pag dinidiin ho nila, idinidiin yon hanggat pumasok sa ulo, doon ho sa skull. Ganun ho pagka nagko-corona sila nung araw. Hindi nga lang talaga naipakita na may hawak na damit, makapal na damit, at saka yun, isinasaksak ho talaga na ganun. Opo. Kaya imagine, kapag ka natusok yung ulo, mga dugo, lumilipad po. Maalala nyo yun? Ganun po ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Sinabi ko po na sinaksak siya ng ilang beses. Sabi naman, siyempre, in the Bible, minsan lang, alam nyo po, yung paghampas sa Panginoon dun sa latigo nila ay meron hong bakal sa dulo. Nakapagkahinampas, eh tusok na yun at saka nila haatakin. Ganun ho ang nangyari sa ating Panginoon. So, ilang beses siyang nasaksak.
At habang ganyan po, pinabuhat po sa kanya yung krus patungo sa Golgotha, kung saan doon siya ho ipinako. Siya nga ay naipako sa gitna ng init, sa gitna ng araw. Nabayubay ang ating Panginoong Yesus. Ilang oras siya iniwan na nakapako. Sumigaw ang ating Panginoon. He shouted and he says, "My God, my God, why hast thou forsaken me?" Maaring hirap ang Panginoon na bigkasin ito. At pagkatapos, nalagutan na siya ng hininga. Alam niyo po, throughout his life, si Jesus po ay nangaral, kagaya ng sinabi ko kanina. Balit hindi siya lumayo ng more than 100 kilometers away from his town kung saan siya pinanganak. Hindi ho siya lumayo. Yung kaya lang niyang abutin in 3 years. Yun lang ho ang kanyang ginawa. Hindi siya gumawa ng magic para abutin ang mga tao. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, nagpunta siya barrio, communities upon communities, bahay, 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 bahay. Kaya niya po dito na meet ang isang tax collector na na-born again. Siya po ay nang hindi na lumayo. 3 taon lamang siyang nangaral at ang kanyang itinuro, pag-ibig, kapatawaran, the mercy of God, yung habag ng Diyos. Subalit, kahit na itinuturo niya ito sa loob ng templo, trinato pa rin siyang parang isang kriminal. Yun ang kinakatakot ng mga otoridad, mga Jewish authorities, na kung maari, ayaw nilang maganap. Ayaw nilang mangyari na sa pamamagitan ng pagtuturo ng Panginoon, maraming makakakilala, maraming mababago ang pananaw. Takot na takot sila sapagkat lalo't higit nung siya, marami pala siyang tigasunod. At mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, bawat oras, every single minute, every single day, after his death and his resurrection, since then, till now, every single minute, maraming nababagong pamilya dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Come on, put your hands together. Lift Him up and praise Him. We praise You, God. Pinupuri ka namin. Gaya ng sinabi ko, libu-libong tao ang nababago, bawat pamilya, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, ipinangaral lang niya ang pagmamahal. Maaring kayo ay naabot sa inyong mga tahanan. Ito po ay resulta
Hindi dahil sa ginagawa ng church, ngunit ito ay resulta nung ginawa ng Panginoong Jesus more than 2,000 years ago. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy, mga pamilya, individual, ay binabago ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung ako ay nasa Maynila after graduation, sabi ko, Panginoon, ipasa nga ninyo ako sa board exam bilang sa board exam ng architecture. I remember in my room, nasa Quezon City po ako. Sabi ko, ipasahon ninyo ako at maglilingkod ako sa inyo. Naipasa ko nga po ang licensure exam. It is easy. Hindi ho ako nahirapan. I am aiming to get the top. Ngunit hindi ko po nakuha. Siguro ayaw ni Lord, baka ako magyabang. I was in the airport. Meron akong project doon sa airport from the company. I'm supervising a project doon sa NAIA. And then, bumili ako ng newspaper. Wala lang. Kasi hindi ko na-expect eh. Wala doon sa aking pumasaman ako o hindi. Kailan when I read the newspaper, my name is there. Then I remember yung aking prayer. Pag pumasa ako, I will serve you. Kaya lang ang nangyari, dahil sa offer, I started working in a company as a janitor. Isa po akong graduate ng architecture dahil gusto kong matuto ng computer. Unang labas ng computer, mga computer nung araw. Ilang nakita nila yung aking desire na matuto, binigyan ho nila ako ng trabaho para mag-drawing na on computer kasi natuto ako sa gabi. Gabi puyat yan. Then nakita ako ng director. Binigyan niya ako ng project. Natapos ko kaagad. So I was promoted. I took the board exam. I was promoted and promoted. I started getting my salary for 2,000 a month. Hindi ho kasya. Hindi kasya sa bahay, hindi kasya sa pamasahe. Hindi po. So I took some other sidelines. Madalit salita po, I worked and then promoted. Hindi ko namalayan, nakatira na pala ako sa apartment. Hindi ko namalayan po na every time na papasok na ako, hindi na ako sumasakay sa jeep. Nakataxi na po ako papasok. Nakalimutan ko yung aking pangako. Nako, eto na. Hindi na po ako pinatutulog ng Panginoon. Where is your promise? Na-enjoy ko na yung sweldo. Sarap naman kasing enjoy yung sweldo mo. Pinaghirapan. But I tell you, I manage it properly. Then I met Doctora. I met her. Kami ay kinasal.
Pero the back of her mind, ang gusto niyang mga pangasawa, pastor. Eh, hindi ho ako pastor. At sa totoo lang, nagbago na yung aking puso. Ayokong magpastor. Ang mga pastor, walang pera. Utusan ng mga pastor. Nakita ko sa tatay ko yun, sa nanay ko. Ayokong magpastor. Maglilingkod ako, pero ayokong magpastor. Kaya lang, yung aking wife, ang gusto niya mapangasawa, pastor. Kaya boyfriend niya, na hindi natuloy, pastor. Yung kanilang kasal, hindi natuloy. Yeah. Kasi yung pastor nakabuntis. Sama, ano? Pero good pastor pa rin siya. At nire-respeto pa rin siya. And so we get married. And then, we have Don, Daniel Scott, and Darlene. Pero hindi niya kinukwento sa akin na ang gusto pala niya mapangasawa talaga ay pastor. Sabi ko, nagsisi ka ba? Hindi naman. So faithful ka naman sa Panginoon. Ah, okay. So we've gone through a lot. Nasilaw ho ako sa pera. I started working in DepEd, Dex pa nung araw. At kumikita ako ng milyon-milyon. Nagbibigay din ako ng milyon. Wala pang project, magbibigay na ako ng milyon. At yung pinakahuling project na ginawa ko, I gave 2 million sa isang kongresista, huwag ko nang babanggitin ang pangalan. And then after that, diluvio started. Hindi ko na maayos makausap. Wala na akong oras. And it's very difficult for my wife and for the family. Hindi alam ng mga anak ko na involved ako sa malupit na corruption sa Department of Education. Sinasabi ko po ito, hindi pinipraise ko yung mga bad, but I'm telling you a story of how God will work powerfully when we commit and follow Him. Millions and millions na wala na mabilis dahil corruption. Nawala po lahat for whatever reason. Ang sabi ko, mawala na lahat. Huwag lang mawala pamilya ko. So I went to Dubai para hindi mag-work. I went to Dubai dahil may pera po ako para lang magliwaliw dahil I lost a lot. Namatay din yung tatay ko. And after 13 days in Dubai, I found a job. And that job is unexpected. Yung company na nag-hire sa akin, dahil nagsubok din ako mag-apply, siyempre andun ako. Sabi ng kaibigan ko, mag-apply ka ng trabaho. Nag-apply ako online. Then I got a job. And this job na napasukan ko, I won of the best architectural firm in the world. Nagulat ho ako kasi nung araw, pag nalalaman ko sila, sila yung sana makapasok ako doon. Alam mo yun? Sana nga. Kahit makahawak lang ako ng mga lapis nila at mga computer nila. Gamay na rin ako sa computer during that time. You know what happened? Tinupad ni Lord yung mga aspiration ko kasi meron siyang ibang balak si Lord. Lahat ng pinagkakautangan namin, nabayaran namin. A very good paying job. Very good paying job. Not in my wildest dream. And then I got, saka nagtatrabaho,
Ida's Architects. Woo! Ang lupit mo. Pero ako hindi na po. Ako trabaho lang. Then the Lord has started working in my life. I've worked with a friend of mine. And sinasabi ko kanina na nasa Australia siya. I work with him. Ngayon, ni-recognize ako as a pastor sa Dubai na I'm not a pastor. Sabi niya, dahil adding ko siya, Kuya, ikaw ay pastor na. Dahil kilala niya naman ako, he's from Malig, Isabela. Doon na po nag-umpisa. And then, 2009-2010, nagkaroon ho ng economic crisis ang Middle East. So, kinakailangan akong lumipat ng trabaho o lumipat ng ibang bansa. We plan to go to Canada. All our papers are ready. Canada is the next destination. Pagbalik ko dito, para lang magbakasyon at mag-upgrade, ina-upgrade ko yung sarili ko. Then I met Mark Ritchie, yung founder ng Cornerstone dito. Dahil kaibigan ko siya, sabi niya, ikaw ang pinili ni Lord. Of all the 30 pastors, sabi ko hindi ako pastor. Nagpapastor-pastoran lang ako doon. No. The Lord has spoken to me. Make the long story short, I became your pastor. Now. Ganito po. I don't want to give glory to me. But I want to give glory to Him. Dahil ang assignment namin, kahit iisa o dadalawa, hindi naman kayo isa o dalawa. Sampung taon ko nang pinapanalangin at niluluhoran ito. Na sana may mga kagaya ninyo na uupo rito. Yung ginawa ni Lord, hindi po tumitigil. Nagpapatuloy. Ginagawa pa rin ho namin yung tungkulin namin na ipadama ang pagmamahal ni Lord para patuloy po yung ginagawa ng ating Panginoon. But the challenge is this. Well, ayokong paabutin pa next year. Every time ako po ay nakikiusap sa inyo upang maipadama ho ninyo ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ibang tao. At hindi ho aksidente na kayo po ay narito at nakikinig sa akin, nakikinig sa mensahe at kwento ng Panginoon. Hindi ito aksidente. It is time for you to move. Ayoko na magtawag ng altar call because the message is very powerful. Inaresto siya. Trinato siyang kriminal. Walang kasalanan. Subalit, ginawa siyang parang makasalanan upang ikaw at ako once and for all matanggap natin ang kapatawaran. Mga kapatid, marami pa hong tao upang maipagpatuloy natin. Ulitin ko, si Jesus hindi siya lumayo ng 100 kilometers away from his house. But, magmula noon hanggang ngayon, the gospel is spreading throughout the globe. At ngayon po, nasa huling araw na tayo. And we don't have time. Look at the back.
look at this side. Goal ko ba na punuin ang church? No, it's not my goal. Hindi po. Ang goal naming pamilya, we came here para alagaan kayo, mga tiga Santiago. At kahit isang pamilya lang, mabago ang buhay. Maring, you were sent here. Torres family, it's not an accident you came here. Tay, thank you. You sent your son here. Thank you. Ang Lagmay family, hindi ho kami titigil, hindi ho kami aalis dito hanggat hindi kami pinalalayas ng Panginoon to do some other assignment. But if He will send us, bawat isa sa inyo, you're ready. Ipagpatuloy. Yung ginawa ko, no. Pinagpapatuloy ko lang yung kanyang ginawa. Para alin? Padama lang yung pagmamahal. Kayo, ng mga leaders, hindi pa naman kayo tinadyakan sa mga bahay na pinuntahan ninyo. Hindi pa naman kayo pinahirapan. Hindi pa naman ho mahirap magbahagi. Ngayong umagang ito, I will end up with this challenge. Nakahanda ka ba para ipagpatuloy?